Huli sa akto ang panibagong pag-atake ng ilang menor de edad na pinupuntirya ang mga truck sa Maynila para umano pagnakawan. Sinaway pero hindi raw nakinig kaya dinakip ang isa sa kanila ng nakasibilyang pulis. Ang nahuli kap na tagpo, tinutukan ni June Veneracion. Malalakas ang loob at kadalasan ay nakakatakas lang ang mga sospek sa mga nakawan na navideohan noon sa Mel Lopez Boulevard o kilala dati bilang Road 10 sa Maynila. Gaya ng anim na kabataang sinagip noong Nobyembre nang ma-videohan din ang pagsampa nila sa isang truck. Pero kakaiba ang nangyari nitong Sabado. Tatlong bata ang makikita sa video. Ang isa sa kanila nakasampa sa likod ng truck. Ang isa naman nahawakan ng lalaking motorista pero nakapiglas. Habang ang isa pang bata nakipambuno sa lalaki nang maaktuhan umano niyang nagnanakaw sa nakahintong truck. Kahit malaki ang diferensya sa laki at edad, hindi naging madali ang paghuli sa bata. Sa huli, sa presinto ang bagsak ng 14 anyos na bata ang humuli sa kanya. Pulis pala na matagal ding na-assign sa area ng Mel Lopez Boulevard. Bali, sinasaway na siya ng pulis eh. Ayaw nilang makinig kasi nga nakasibilya, nakala nila ano lang, bystander lang doon, kaya napadaan lang na nagmumotor. Ang di nila alam na pulis na pala yun. Dahil minor de edad, tinun over sa kanyang ina ang bata sa tulong ng barangay. Pero depensa ng nanay ng bata. Katulad ninyo, madami po kayong anak, hindi nyo lahat magagabayan. Pero gumawa po tayo ng paraan para yung mga anak po natin is magabayan po natin ng maayos. Sir, sinasabihan ko naman po yan eh. Nababarkada lang po talaga siya. Halos nga po lagi na lang siyang binabantayan ko eh. Hindi rin naman daw nagkulang sa pangaral ang ina kahit walo ang kanyang anak. Gayunman, aminado siyang bago ang insidente nitong Sabado, nahuli na rin noong Setyembre ng nakarang taon ang kanyang anak. Depensa naman ng bata sa kanyang ina, napagkamalan lang daw siya. Mabait po siya sa amin. Tapos po, nag-aalaga po siya ng mga kapatid. Naano lang po yan sa barkada, yung parang natutokso. Base sa investigasyon ng mga pulis, ang kadalasan daw tinatarget ng mga nagnanakaw sa mga truck na dumadaan dito sa Mel Lopez Boulevard ay mga tools at baterya. Yan daw kasi yung mga mabilis maibenta. Mga bata raw ang karaniwang sangkot sa nakawan. Madalas daw itong mangyari kapag matraffic. Hindi na importante kung maliwanag o madilim. Yung mga kabataan dito, ayun na nakasanayan nilang gawin, gawa ng, yun nga, sa mga barkada nila, may mga ano kasi, may mga naguutos na gawin nila yun para kumita ng pera, madaling kitain yung pera. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.